Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 2003 American superhero film na pinamagatang Daredevil. Sa simula ng movie ay makikita natin ang flashback ni Matt Murdock na mas kilala bilang si Daredevil. Nasa taas siya ng katedral at injury dahil sa natamang sugat sa pakikipaglaban. Nahulog siya mula sa taas at pinuntahan siya ni Father Everett para tulungan pero hindi siya nagre-respond kay Father Everett. Flashback ulit mula sa kanyang pagkabata na binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Pagka-uwi niya ay tinutulungan niya ang kanyang lasing na tatay na si Jack para humiga at matulog na pero napansin itong may sugat si Matt sa kanyang labi. Tinanong ni Matt ang kanyang ama kung nagtatrabaho siya kay Fallon na masamang tao. Itinanggi ito ni Jack at sinabing mag-focus na lang si Matt sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng school ni Matt ay pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama para bisitahin ito. Nakita niya itong may binubugbog na lalaki para kuhain ang pera nito. Umalis si Matt dahil na-disappoint siya sa kanyang ama. Habang tumatakbo ay muntik na siyang mabunggo ng forklift, naiwasan naman siya ng driver pero natamaan ng forklift ang tangke ng chemicals at tumalsik ito sa mga mata ni Matt. At simula noon, hindi na siya nakakita. Sa pagkawala ng kanyang paningin ay nagkaroon siya ng mataas na perception at naging matalas ang kanyang pandinig. Dahil sa tinatawag na echolocation ay nagagawa niya makita ang nasa paligid niya ng sabay-sabay gamit lang ang tunog at vibration. Binisita din siya ni Jack at humingi ng sorry sa kanya. Lumipas ang ilang taon ay naka-adjust na si Matt sa kanyang pagkabulag. Si Jack naman ay pinagpapatuloy ang kanyang karera bilang isang boxer. Nagsimula na rin mag-training si Matt at mag-explore sa kanyang bagong abilidad. Nang bubulihin ulit siya ng kanyang mga kaklase, ay madali niya lang itong napatumba. Sa malaking laban ni Jack ay sinabihan siya ng kanyang boss na si Fallon na ipatalo ang kanyang laban. Nagsimula ang laban at nanonood din si Fallon pero hindi ipinatalo ni Jack ang laban dahil nanonood din si Matt at gusto niya itong maging proud sa kanya. Dahil dito ay natalo ng malaking pera si Fallon kaya pinabugbog niya si Jack hanggang sa mamatay ito. Balik sa present day, bumangon si Matt mula sa kanyang sensory chamber at naghanda na para sa kanyang trabaho. Siya ay isang lawyer at may hinahawakan siyang kaso laban kay Jose Quezada kasama ang kanyang partner na si Foggy Nelson. Natalo sila sa kaso kaya pinagbantaan niya si Jose na mag-ingat sa kanyang nalalapit na hustisya. Pinakalma ni Foggy si Matt dahil nagalit ito sa unjustice system ng kanilang lugar. Sa isip din niya ay may kinalaman si Kingpin sa kanilang kaso dahil nagkaroon si Jose ng magaling na lawyer. Nang gabi ring iyon ay nagpalit na si Matt ng kanyang costume bilang Daredevil. Dala ang kanyang modified stick ay hinanap niya kung nasaan si Jose. Nakita niya ito sa isang bar habang umiinom at nagpapasalamat kay Kingpin sa pagpapanalo sa kanyang kaso. Napansin siya ni Jose at sinugod siya ng mga tauhan nito pero madali niyang napatumba ang mga ito dahil sa kanyang fighting skills. Nakatakas naman si Jose at pumunta sa subway. Sinundan niya ito pero hindi niya masyadong maramdaman ang galaw ni Jose dahil sa distraction ng tren sa kanyang pandinig. Nang makarecover na si Matt ay nahuli niya si Jose pero na-distract ulit siya sa isang tren dumaan. Nagkaroon ng pagkakataon si Jose, natutukan ng baril si Matt pero mas mabilis pa rin sa kanya si Matt kaya napatumba siya nito. Pinanood ni Matt na masagasaan ng subway train si Jose. Dumating ang reporter na si Ben Urich para maghanap ng clues tungkol sa pagkataon ni Daredevil. Sinabi ng mga pulis na hindi dito involved si Daredevil pero pinakita ni Ben ang signature logo nito sa crime scene na Double D. Bumalik na si Matt sa kanyang bahay at uminom ng painkillers para mawala ang sakit ng kanyang katawan. Nangihiga na ulit siya sa kanyang chamber ay narinig niya ang sigaw ng isang babae at humihingi ng tulong pero hindi niya ito pinansin at natulog na siya. Kinabukasan ay pinag-usapan ni Matt at Foggy ang pagkamatay ni Jose pati na rin ang pagkakasangkot ni Daredevil. Naramdaman ni Matt ang presence ng isang babae na si Elektra na papunta rin sa restaurant para kumain. Lumapit si Matt sa table nito at humingi ng honey. Sinungitan siya ni Elektra pero inabot naman kaagad nito ang honey na hinihingi niya nang ma-realize niyang bulag pala si Matt. Sinundan ni Matt sa Elektra at tinanong kung anong pangalan nito. Sinubukan tanggalin ni Elektra ang pagkakahawak ni Matt sa kanya pero lalo lang siyang napalapit kay Matt. Nagpatuloy sila sa pagtatalo at nauwi pa nga sa konting martial art at ang nanalo ay si Elektra. Nagpakilala naman siya kay Matt at umalis na kasama ang kanyang mga bodyguard. Sa Fisk Corp naman, ang daking pin na si Wilson Fisk ay sinumbihan ng kanyang mga tauhan tungkol sa pag-e-expose kung sino ang daking pin. Hinampas niya ang isang bodyguard at pinatay naman ang isa na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Si Nicholas naman, ang tatay ni Elektra, ay pumunta sa Fisk Corp para kausapin si Wilson tungkol sa pagtanggi niya na makipag-deal ng business sa Fisk Company. Sa courthouse naman ay humingi ng sorry si Matt kay Foggy dahil na late siyang dumating dahil nakipagkita pa siya kay Elektra. Nakilala nila doon ang bago nilang client na si Jackson. Tinanong ito ni Matt kung inosente siya at sumang-ayon naman sa kanya si Jackson. Balik sa Fisk Corp, inutusan ni Kingpin si Wesley na i-frame up si Nicholas at palabasing siya si Kingpin. At ipapatay ito sa isang killer na nagngangalang si Bullseye. Nagalit naman si Foggy kay Matt dahil tinanggap niya ang kaso ni Jackson.
Pumunta sila sa kwarto ni Lisa na sinasabing pinatay ni Jackson. Inimbestigahan nila ang kwarto at nalaman nilang sa loob binatay si Lisa at hindi sa labas ng kanyang bahay. Sinabi niya kay Foggy na kuhain ang notes na sinulat ni Lisa bago ito mamatay. Habang nasa trial ay dinepensahan ni Matt ng maayos si Jackson. Kinagabihan ay nakita ni Elektra si Matt. Sinama niya ito sa rooftop kung saan siya lagi pumupunta noong bata pa siya. Napansin din ni Matt ang kwintas ni Elektra na bigay pa ng kanyang nanay. Inakit na ni Elektra si Matt para umalis, pero sinabi ni Matt na dito muna sila dahil malapit ng umulan at gusto niyang gamitin ang vibration ng ulan para makita si Elektra. Sinabi ni Matt na ang ganda ni Elektra at nag-kiss sila. Pero hindi nagtagal ay narinig ni Matt na may mga tauhan si Kingpin na pumapaligid sa kanila, kaya umalis siya at iniwan si Elektra. Nagpalit siya ng damit bilang si Daredevil at hinanap ang mga tauhan ni Kingpin. Hinabol niya ang isang lalaki at sinabi nitong si Kingpin ang nagutos sa kanya dito para mag-spy. Sa kasunod na araw ay nasa simbahan si Matt at kinausap siya ni Father Everett. Sinabi nito sa kanya na hindi niya kailangan kalabanin si Kingpin nang mag-isa lang. Inoffer din ito kay Matt na mag-confess sa kanya, pero tumanggi si Matt at umalis. Nakilala ni Matt si Secretary Karen Page at binigyan siya nito ng invitation para umattend sa ball. Tumanggi si Matt pero kinumbinsi siya ni Foggy at sinabing marami sila doon makikilalang mayaman na pwede nilang maging client. Sinabi rin ni Matt na ayaw niyang makita sa ball si Elektra dahil hindi niya ito gusto at gusto na niyang tapusin kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi naman naniwala si Foggy dahil alam niyang in love na si Matt kay Elektra, kaya napapayag pa rin niya itong sumama sa ball. Pagkadating nila sa ball ay nagpakilala si Ben kay Matt. Tinanong niya ito kung may nalalaman siya kay Kingpin at bago bigyan ng business card ay aksidente nitong natangko ang walking stick ni Matt. Sinamahan ni Foggy si Matt para makilala si Wilson, nakakadating lang sa ball. Nagpakilala sila sa isa't isa at binigyan din sila nito ng business card, pero tinanggihan ito ni Matt dahil ayon sa kanya ay tumutulong lang sila sa mga taong inosente. Hindi ito nagustuhan ni Wilson kaya umalis na ito. Dumating din si Elektra at humingi si Matt ng sorry dito dahil iniwan niyang mag-isa si Elektra sa rooftop. Si Wesley naman ay kinausap si Foggy at sinabing ayaw makipag-deal ni Wilson kay Foggy o kahit kay Matt dahil sa ugaling ipinakita nito sa kanila. Si Elektra at Matt naman ay nagkakaroon na ng moment habang sumasayaw ng suite. Napansin ito ni Kingpin kaya lumapit siya kay Nicholas para sabihing masamang tao si Matt at delikado para sa anak niya kung magkakaroon si Matt at Elektra ng relasyon. Dahil dito ay inakit ni Nicholas ang kanyang anak at umalis na sa ball. Habang nabiyahe na paalis si Nicholas at Elektra ay dumating naman si Bullseye gamit ang motor. Hinanap niya si Nicholas para patayin ito dahil ito ang utos ni Kingpin. Si Matt naman ay nag-aabang na sa rooftop bilang si Daredevil at nakita siya ni Elektra. Pinatay ni Bullseye ang driver ng limo, pero dumating si Daredevil para pigilan itong patayin si Nicholas. Nakaiwas si Matt sa atakang ginawa ni Bullseye at naglaban ang dalawa, pero nakuha ni Bullseye ang modified walking stick ni Matt at ginamit ito ni Bullseye para patayin si Nicholas. Nakita ni Elektra ang stick at pinagbabaril si Daredevil dahil sa pag-aakalang siya ang pumatay sa kanyang ama. Pagka-uwi ni Matt ay nagalit siya dahil hindi niya nagawang mailigtas ang ama ni Elektra. Kinabukasan ay pinuri ni Kingpin si Bullseye dahil sa pagpatay nito kay Nicholas at napalabas din nilang si Daredevil ang may kagawan ng krimeng ito. Gusto ring maghiganti ni Bullseye kay Daredevil dahil sa unang pagkakataon ay nagmintis siya sa kanyang atake. Pero sinabi naman ni Kingpin na ang kasunod niyang patayin ay si Elektra. Sa ikalawang hearing naman ni Jackson ay wala si Matt dahil pumunta ito sa libing ni Nicholas. Kaya si Foggy ang nagpatuloy para depensahan si Jackson, pero nahihirapan siya dahil hindi siya kasing galing ni Matt. Sinubukang kausapin ni Matt si Elektra at pinakausapang huwag lalayo kay Matt. Nagsimula na ring umulan at umalis na si Elektra. Dumating din si Ben at sinabi rin ni Ben na ang police officer na unang dumating sa scene kung saan namatay si Lisa ay alam kung sino ang suspect sa pagpatay kay Lisa. Kaya nang gabi ring iyon ay pinuntahan ni Matt ang police officer para itanong kung sino ang pumatay kay Lisa. Sina Karen at Foggy naman ay nasa office habang hinihintay nilang dumating si Matt. Napansin ni Karen ang note sa papel at nalaman niyang si Wesley ang pumatay kay Lisa. Pumunta naman si Ben sa morgue at doon ipinakita sa kanya ang modified stick na ginamit sa pagpatay kay Nicholas. Narecognize ito ni Ben na pagmamayari ito ni Matt. Si Elektra naman ay nasa kanilang mansion at naghahanda na para sa kanyang revenge kay Daredevil. Habang si Matt naman ay naghahanda na rin para sa pakikipaglaban kay Bullseye. Habang nasa rooftop si Matt ay may umatake sa kanya, hindi si Bullseye pero si Elektra. Hindi lumalaban si Matt at in-explain niyang inosente siya. Hindi naman siya pinapakinggan ni Elektra at patuloy lang sa pag-atake. Dahil ayaw namang lumaban ni Matt, kaya nasaksak siya ni Elektra sa kaliwang balikat. Nang hindi na makagalaw si Matt ay tinanggal ni Elektra ang kanyang maskara. Nagulat si Elektra na si Daredevil at si Matt ay iisa. Agad siyang humingi ng sorry kay Matt at sinabi ni Matt na si Bullseye ang pumatay sa kanyang ama. Dumating na rin si Bullseye sa rooftop at ang lumaban sa kanya ay si Elektra dahil injured na si Matt. Na-overpower ni Bullseye si Elektra at sinaksak din niya ito.
Dumating naman ang mga pulis para hulihin si Bullseye, habang si Elektra naman ay hinang-hinang lumapit kay Matt. Sa kasamaang palad ay namatay din si Elektra. Balik tayo sa simula ng movie kung saan makikita natin si Matt na nasa taas ng katedral. Magko-confess na rin sana siya kay Father Everett nang biglang dumating si Bullseye sa simbahan. Sa loob sila ng simbahan nagpalitan ng atake pero nanaig si Bullseye gamit ang ingay na nagmumula sa kampana ng simbahan. Nabugbog si Matt dahil hindi niya makita ang vibration ni Bullseye at sinabi sa kanya ni Bullseye na si Kingpin ang mastermind ng lahat ng ito. Ayon din kay Bullseye, ay si Kingpin ang nagpapatay sa kanyang ama. Ikinagalit naman ito ni Matt at naibalik niya ang kanyang hearing ability. Nagawa niyang maiwasan ang baril ng sniper at mapatama ang bala nito sa kamay ni Bullseye. Hinagis niya ito sa bintana at lumaglag ito sa harapan ng kotse ni Ben. Sa Fist Corp naman ay naghahanda na si Kingpin sa pagdating ni Daredevil. Dumating na si Matt sa Fist Corp at nakipaglaban kay Kingpin. Pinagbalibagan lang ni Kingpin si Matt at tinanggal din ito ang kanyang mask. Hindi makita ni Matt ng maayos ang vibration ni Kingpin kaya binuksan niya ang water pipe sa kisame kaya niya nakita si Kingpin. Dahil dito ay natalo niya si Kingpin pero hindi niya ito pinatay. Sinabi niya kay Kingpin na alam na ng lahat na siya si Kingpin at umalis na. Pagkalipas ng ilang araw ay napatunayang inosente si Jackson at nakita rin nila sa balita ang pagkakaaresto ng mga pulis kay Kingpin. Iniwan ni Matt si Foggy para maglakad-lakad muna dahil nalulungkot ito sa pagkamatay ni Elektra. Habang naglalakad ay nilapitan siya ni Ben at sinabing alam niyang si Matt ay si Daredevil. At sinabing gagawa niya ito ng article para malaman ng mga tao. Sa rooftop ay napansin ni Matt ang kwintas ni Elektra na nakasabit sa sampayan at mayroon na itong braille. Ito ang alphabet ng mga bulag para magawa nilang makabasa. Nang ipopost na sana ni Ben ang article tungkol kay Daredevil, ay nagbago ang isip niya at piniling isekreto ang pagkatao ni Matt. Doon na rin nagtatapos ang movie na Daredevil. Maraming salamat sa panonood.